Hi guys! Welcome to Mr. Romeo DIY TV. So, nandito muli ako para magbigay ng additional information, tips, at matatawag na ring DIY sa another accessories na ikakabit natin sa Nissan Urvan TD27. So, ang pag-uusapan natin ngayon is about pag-install nitong tinatawag na tow hitch ng motor rack. So, usually, ginagamit ito ng mga hobby sa pagmumotor ng enduro. So, ito yung ginagamit nila sa paghila ng mga kanilang motor. So, pero bago natin ituloy itong video na to, kailangan mag-subscribe muna kayo, i-like nyo to, at i-share itong video ko. So, pasok, Mr. Romeo DIY TV! Hi guys! Welcome to Mr. Romeo DIY TV. So, okay guys, welcome back. So, itutuloy na natin ang video na to. Itong hitch na motor rack, usually napapagawa to sa mga gumagawa at nagko-customize nito. So, meron to sa market. So, kung gusto nyong makabili talaga nito, medyo may kamahalan. So, bibigyan ko kayo ng mga estimated amount pag sa supply at saka pag install nito is about 20,000 pesos. So, medyo may kamahalan. Kasi, ang may-ari nito, si Pops Edwin Santos. Salamat nga pala sa pag-share mo nito sa yung van kung paano natin ikinabit itong tow hitch motor rack. So, madali lang naman itong ikabit dahil unang-una, yung chassis natin sa Nissan Urvan, meron na siyang butas nakaabang, dalawang butas doon. At doon magkabilang side, doon natin i-bolt yung pinaka-bracket ng tow hitch na motor rack. So, yung gumagawa nitong mga nagko-customize, sukat na nila yun, nakaabang na. So, sasabihin mo na lang kung para sa ang unit at meron na silang naka-ready. And then, bibigyan ko kayo ng additional tips. So, halimbawa, naikabit na itong tow hitch. So, pwede nyo i-welding din. So, halimbawa, na i-bracket nyo na yung tornilyo. So, yung sa bracket niya, i-welding nyo na, i-fix welding nyo na dun sa pinaka-chassis natin. Both side. Para meron tayong additional na tibay para dito. So, ano ba yung ano nito? Ano ba ang purpose nitong tow hitch? So, kasi si Pops Edwin Santos is hobby niya to, yung pag-i-enduro. So siguro napapagod na rin siya sa backlash kabit ng kanyang upuan para ipasok yung enduro sa loob ng van. And then at the same time, syempre hindi rin nasisira din yung mga interior natin doon sa van. So para maiwas na yung backlash kabit, so nag-decide siya maglagay nitong tow hitch. So, kaya nilagay niya itong tow hitch. And then, of course, maganda rin itong tow hitch dahil nagbibigay rin ito ng comfort at handling para sa pagkarga nitong enduro. So, yun lang naman ang maganda dito dahil medyo komportable na tayong hilahin yung enduro. Hindi na natin ipapasok ng van, magtabaklas tayo ng upuan. And then, ang isa pa na isishare ko rin, bukod dun sa tow hitch na to, since naka-stack pa yung kanyang shock absorber, pinalitan niya to ng Rancho 5000X. So, meron akong in-upload na video na tungkol dito sa pagpalit nitong shock absorber from stock. Ginawa nating Rancho 5000X. So, search nyo lang dun sa aking YouTube channel. Meron akong uploaded na video about dyan sa pag-replace nung shock absorber na stock to Rancho, yung DIY rin natin yung video. Meron din tayo doon na video na in-upload. So, bibigyan ko na rin kayong idea kung magkano pala itong isang piraso ng 5000X na Rancho. So, nagkakahalaga siya ng 4,900 ang isa. So, wala pa yung shipping fee, kung mag-a-add tayo, mga 1,000. So, mga 20 plus din. So, talagang medyo cozy pero satisfied ka naman dahil heavy duty itong shock absorber. Okay, so isusunod ka na dito yung finished product. Ipapakita ko din sa inyo doon yung kung saan niya binolt sa chassis sa ilalim ng ating Urvan. And then winelding. And then yung finished product, yung pagkakakabit yung
nitong tow hitch. So watch for the next video yung slide ng mga picture kung paano natin ito kinabit. Okay, so maraming salamat uli sa inyo sa panood ng aking video. And then special thanks to Pops Edwin Santos ng Kabalin Chapter ng NUP Urban Club. So nag-share siya dito, sinare niya sa akin yung paano niya pagkabit at ginawa natin ng video. So hopefully nakatulong to sa mga lalo ng merong mga hobby sa pag-enduro kung gusto niyo magkaroon nito. Medyo mag-ipon-ipon na rin kayo dahil medyo may kamahalan. So, keep safe everyone. And then, of course, don't forget to like, subscribe, and share my YouTube channel, Mr. Romeo DIY TV. Okay, so keep safe everyone dahil may pandemic pa tayo sa panahon na to. So, always magsusuot tayo ng face mask paglalabas. And then, social distancing. Iwas tayo sa mga crowded na tao. And then, importante, magpabaksin na po tayo sa mga hindi pa dahil kailangan natin to, mga kaibigan, dahil para mabawasan na rin yung mga kaso sa atin, lalo na sa ating bansa. So, keep safe everyone. Stay healthy. Bye!